Oh, sobrang sorry lang kasi sobrang gusto namin mapasaya yung fans namin, yung mga ibang tao. Is nagawa namin yung mali na to at hindi naman namin din nagustuhan, kaya humingi kami ng sorry sa inyong lahat. Tawag ako siya. Kaagising ko pa lang, kanina nung nalaman ko na balitaan ko to, paggising ko scammer na pala ang Chismeo Marimar. Hindi niya sinasagot, kasi alam niya siguro mga kaigan. Ito ang pakiramdam ko. Una, alam niya ipapadilit ko ba siya yung post. I'm very sorry mga kaigan dahil na-disappoint namin kayo, pero tao lang kami, nagkakamali din kami. Sana... Tila naglalabasan ang tunay na kulay ng Jamil ngayon sa social media ayon sa iilang post na nagtitrending ngayon sa Facebook. Matatanda ang may pumutok na issue patungkol sa pang-i-scam umano ni J-Sam sa isang designer. Na pagkatapos umanong makita ni J-Sam ang mga sample designs na kanyang ipinagawa ay hindi na niya nireplyan ng designer. Meron din daw siyang di umanong na scam na stylist na pagkatapos niyang i-confirm ang oras at meet-up ay pinag-antay niya ng matagal at hindi na nagpakita pa. Dahilan ni Jason Manabat ay magulo daw ang kanilang isip during that time at natataranta dahil nagkaroon ng COVID sa Jamansyon. So hindi namin mapipigil yung mga taong nagko-comment, yung mga taong hindi mo mapipigil na sabihan ka ng masasama. Hindi mo makakontrol yung mga gusto nilang sabihin sa'yo. Putok na putok din ngayon ang pangaharas di umano ni J-Sam sa isang babae na ninakawan niya ng halik. Pagkatapos magsumbong ng naturang babae, ay agad din itong nagsumbong kay Camille Trinidad. Ngunit sa halip na makakuha siya ng simpatsya, ay nakakuha pa ito ng hindi magagandang pananalita galing kay Camille. Ito naman ang sagot ni J-Sam patungkol sa isyung ito. Wala na akong ibang sasabihin pa kasi siya naman ang sisira sa sarili niya. Ginagawa niyang tanga yung mga tao. Akala niya siguro di marunong mag-isip at mag-analyze yung netizens. Hindi ako nandito para magmalinis o kung anuman. Napag-usapan na din namin ni Camille ang lahat. Humihingi ako ng CCTV copy pag nakuha natin to, tapos ang usapan. Basahin natin ang ilan sa pahayag ng ating mga netizen sa mga kumakalat na issue ng Jamil. Another issue, another blog with explanation equal to income, just saying di ako against the Jamil pero parang ganun kalalabasan. Jamil, ano pa dahilan niyo para mabuhay sa mundo, hahaha? Stay strong Jamil kahit madami na kayo ng bashers, I love you. Basta ako solid mandirigma, malalagpasan mo din yan mga problema sa mundo, J-Sam, Ate Camille. Basta para sa akin, solid pa rin kayo sa akin. More video pa, Jamil. Feeling ko maghirap tong mga tahahaha. They should learn to value time of others. Hindi lang po sila ang busy, kaya respeto na lang din sana sa each other's time. To be successful in life, always take care, work seriously, and practice professionalism at all times. Hope they will learn from their mistakes before their careers went down the drain. Bad publicity is still publicity. Mandirigma your face. What a mess. O yung bagong issue mo naman, solusyonan mo, hahaha. Ikaw ka, Chismax, ano ang masasabi mo sa mga isyong kinakaharap ng Jamil? Kung sakaling totoo ang mga akusasyong ito, mandirigma ka pa din ba? Just comment down below. Hindi nyo promise. Antindi mo.